We're here now. Okay. Where is 155? Yes. Next time. So, Taman Burong. So, I think, first time namin dito. So, just expect na medyo kakapain namin yung place. Yeah, kaka-open lang last May. Yeah. So, ito yung first area na makikita nyo. The moment you alight the bus, aakit kayo sa second floor, I think. Tapos, ito yung makikita nyo sa labas. Hanapin lang natin yung entrance niya. Yes, you go! Amazing! There! Yeah! Bed! Woohoo! Woohoo! Hey, mommy, mommy! I'll give you my phone, ma. Mommy, para... QR code natin before we enter. Mami, you can go there. Ayun, toto. First time. So, totally different ito from the old bird park sa Jurong. So, this is the Bird Paradise Manday, which is a newly opened. Minove nila yung buong bird park. So there's a documentary by Channel News Asia sa paglipat nila. So we'll probably just include the link below para makita nyo yung process ng paglipat ng mga birds. Oh. Okay, so ito na yun. Start na tayo. You want to see the penguin? Want to see the penguin? Where? I'm scared. Yung first attraction. My penguin! The moment you enter the place is yung penguin cove. Let's go to the penguin. Penguins! Penguin! Welcome to penguin cove. I go to penguins! Oh, it is much, much bigger compared to sa dami. It's more, I think, mas maganda siya. Wow! You like it? You like the penguin? Is that pingu? Oh, go! Is that pingu? Ah! Go, go, go! Ah! That's yummy! Ah! Mas maganda siya. Ano? Tsaka mababa yung pulitin. Nakita ko ang lalim. Penguins! Do you like it, Maggie? Yes! Penguin! Bird park. Wow, ano to? Yeah, meron siyang show, no? Yung kasing first version ng bird park is maliit lang yung penguin? Place for the penguin, but this time around, it's, I think, it's like around at least 5, 6, even 10 times. I like the penguins! Mambon. Ah! Nandito tayo sa Australia Outback. Ngayon yung makikita natin na birds. Nag-start na umambon. Ayun lang, may birds na taas. Ayun lang. Oh, that's nice. Let's go. Cool, cool, cool. Alam ano yung mga birds na yun. Pakita ko lang yung mga birds for now kasi hindi natin alam yung names. Pero later, let's see if we can name them. Yung mga birds is basically pwede mo silang lapitan pero wag mo lang hawakan siguro. Ayun pa yung iba.
So, mas accessible yung mga ibon. Let's just wait for the turn of Jenny and Maggie. Hi, bye. Say hi, bye. Hi, bye. Ito. Okay, so another one. Hindi natin alam yung name, pero later, as we go along the way, makikita natin names nila. So that's one. Ayan pa, that. Okay, walking na doon. Sundan natin sila. Nakapakawala lang sila. Pinapakain yata yung mga birds kanina. Oh, baby, baby. Sorry, mama. Akit na sila. And okay. Okay. Akit na sila, mami, papunta sa taas. Meron tayo nakitang owl. Hindi namin napansin kasi kakulay siya ng tree. Ayan siya. Ayan sila. Oh. Ayan, kumakain sila doon. Tapos merong isang ibon sa baba ko ngayon ito. Ayan o. Ayan yung isang ibon. Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Ang cute. Tapos you can actually see the birds just flying around the place. Like that one. So they're just flying around the place. Tapos meron tayong makikita dito. If you notice, zoom out, zoom in tayo. I think if you are here, if you would like to capture some remembrance, I would really highly recommend na magdala kayo ng zoom lens para you can better appreciate them. Para right after your visit dito, because you can always watch or reminisce or view yung mga moments nyo with the animals, with the birds and family. Meron isang ibon doon. Nandito tayo sa mysterious papa. Kaya lang hindi pwedeng lapitan. Kasi umuulan. Unfortunately. Okay, let's just wait inside na muna. Ay, nabasa yung mga ibon. Umulan kasi. Ayan sila kumakain. Umulan. Tapos meron dito. Ayan siya. Umulan, kaya lang umulan pa din. Andito pala kami sa mysterious, no. Papua something? Andito, ang barangay. Anong ibon to? Kasawari. Kasawari? Alam ko. Kumakain yung bird. Ayan siya. Oo, kapapaya. Ano to, dove? Okay. Umulan kasi siya. Ayan, so tapos kumakain yung katabi niya. Okay, sila mami naglakad na doon. Sundan natin sila, ha. Okay, let's go. Ibon, kumakain. Kumakain yung mga birds. Dami, no? Ayan sila. Ayan, nalalapitan ni Maggie yung ibon. Ang cute. Maggie, hello sa bird. Maggie, say hello. Hi. Hi. Nalapit yung bird. The bird is looking at you. Yeah. Oh no!
yung bird na gusto nila yung lollipop mo, Maggie? That's the bird. That's the bird. Hello. Oh. Lumalapit siya ngayon ng mga 1 foot sa akin. Mom! Ayan sila. Okay, lumapit na yung bird. Yes, Mom! Ayan na, tinut. Tinutukan nila yung lens. Mom! Mom! Tinutukan nila yung lens ko. Now you cannot touch it, Maggie. You cannot touch it. You can just say hello and hi. Ah. Okay. Pwede pa kainin yung mga birds dito. Ayun yung iba. Okay. Kakalipad lang namin. Nandito na tayo sa Sky Ampera Theater. Ayun sila mama. Okay. Ayun sila Chang. Ayun sila mami, nasa baba sila. May tinitin na silang bird ngayon doon. Lapitan natin sila in a few para makita natin ano yung bird na nakarala. Okay. Ganda o. Brown and white, pero di ko alam yung name. Mamaya malalaman natin. Ayun, ala ko ibon tao pala. Ayun yung ibon. Ayun o. Hello everyone, for those who are in Songs to the Forest exhibit, I'll be starting my songbird chat session in 5 minutes time. Do join me at the entrance of the exhibit, heading towards the front of that weather. So, if there's lightning, you might cancel the chat halfway. Yeah. Lumapit yung ibon sa atin mga 3 feet away. Cheng. Okay, so good. You like the weather? Hot a couple of days, so. Okay, so there's another one. Ano pangalan nitong pula ba? Right now, we are having our softball. Just a couple. Hindi, hindi ito parot. Ayan, no? Ganda. Ano yung mga yan? Maliliit na pelikan. They don't eat together, and this is because they have a hierarchy system. When the orange and black, wow. Ng ibon. Parang manok. Black pa sa manok eh. Black pa
sa manok. Oh, malaki pa siya sa manok. Parang turkey. Isang turkey. Laki, oh. Ayan si Maggie. Ganda niya, oh. Taba. Ang taba niya, oh. Tignan mo yung puno. Ang yung taba ng ibulo. Para silang part ng puno. Ang dami. Wow. Solid. Galing. Ayan, may kumakain doon. Tapos may ibon dito. Pero yun yung grabe. Ang galing. Tapos, ayan sila, oh. Super dami. Tapos balikan natin yung puno. Ayan o. Oh. Oh my God! Ang dami. Wow. Wow. So itong mga ipon na to, pwede silang tumawid dito? Yes. Kasi walang aram eh. Para may idea kayo, yan yung mga ibon and walang takot, so pwedeng tumawid yung mga flamingo at daanan yung mga tao, so pwede silang maki-join sa mga tao, basta wag lang hawakan. Ayan sila dyan, si Tochin, ay si Maggie is just few feet away lang sa mga flamingo. Ang layo niya eh, hanggang dito lang yung kaya natin abutin, pero solid, ang ganda niya. Ayan o, ganda. Ayan lang sila, oh, kumakain. Ito yung isa sa makikita mo dito. Meron siyang indoor waterfalls na man-made. Nasa loob pa rin siya ng paradise kung nasa yung mga flamingo. Which makes it super, super nice. Bali, transfer na kami sa next attraction. And let's see, ano yung makikita natin. Okay, sa Wings of Asia tayo. Ayan ang entrance niya. Let's see, ano makikita natin dito. Ayan o, meron na agad attraction. Anong ibon yun? Pelican pa din yan? Yeah. Okay. Mga pelican, kunin natin sila ng long lens. Saglit lang. Teka, magla-long lens tayo. Hawakan mo lang. Lion Blues. Start. Sa Wings of Asia, ito yung mga makikita natin. Ano ibon sila, ma? Ayan, merong Hawaiian Goose. Hawaiian Goose. Mix na yung ibon, no? Stork. Mix na sila. Ba merong trail. Pakita natin yung trail. Si Rio. Dati si Rio, hindi mo pwedeng lapitan. Ito ngayon, nandito na siya, oh. Dati kasi nakamalaking cage lang sila, eh. But now, ayan na, oh. Ngayon, nasa ano na sila. Dati si Rio, si Blue Macau, makikita mo lang yan, nasa cage. Ngayon, nakapakawala. So, super lapit na. As in, like, parang nakita mo lang sila sa wild.
para makita mo na mas malapit ito. Laki nito. Oh, ano, may manok doon. Ang ganda. Ang ganda. Solid. Yeah, ganda, no? Ganda niya. And so, woohoo! Top. And isang iwan. Ito yung part ng Wings of Asia. Ang hinahanap namin is yung eagle. Pero definitely naka-cage yun kasi I cannot imagine na nakapakawala yung eagle dito. Hindi ko alam eh. Nandito pa rin tayo sa Africa side and solid talaga. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa nila sa Bird Paradise. It's literally, it's a paradise kasi you are really with the birds and all you just have to do is just to enjoy and cherish the moment na nakakasama niyo yung iba-ibang klaseng ibon. And just don't touch them para at least hindi sila matraumatize. So, ayan o, hanapin lang natin sila, mami. And ganyan yung makikita nyo pag nag-visit kayo sa Bird's Paradise. Okay, so hanapin lang natin and let's see ano pa yung mga ibon na makikita natin. Maggie, are you happy? Are you happy? Where's the eagle? Okay, so ito yung first time na mag-visit kami ng family. Unfortunately, wala si Ate Nikki and Tochin, pero ito yung first time na mag-visit tayo sa Bird's Paradise. So, nilipat nila yung buong Jurong Bird Park dito sa Manday. Meron niyang documentation ng Channel News Asia kung paano yung process. Pero ito yung first time and definitely not gonna be the last. So, ito yung... Teka, ano yan? Where's the eagle? There's no eagle here. Yeah, so hopefully mag-enjoy kayo. I think first time. So definitely meron tong second episode kasama si Ate Nikki and Ate Tochin. And ito yung story namin ng Manday Bird Paradise, October 2023. Ito, ano to? Man-made or what? Solid ang galing, oh. Ayan, oh. Hindi. Ano lang siya, ginawa lang siya. Hindi siya talaga nandyan. Hindi, parang talaga siya, mami. Puno talaga siya. Oh, puno siya. Ewan, parang dalawa. I don't know. Ang ganda ng cage nila. Andito kami ngayon sa Wing Sanctuary. So, according to the note is, nandito yung mga highly... yung mga critically endangered na ibon. Kaya pala hindi namin nakita yung Philippine Eagle. So maliban sa hindi siya pwedeng pakawalan, mailan-ilan na lang kasi sila. So andito siya sa Wing Sanctuary. Ito is yung Great Hornbill. Vulnerable na siya for extinction. Tapos meron ditong andito yung Palawan Peacock tsaka si Luzon Hornbill. Hanapin natin yung Philippine Eagle. Tapos, tingnan natin itong isa. Ito yung Philippine Cockatoo. Ayan. So, Philippine Cockatoo is critically endangered kasi mga momoings yun nasa Philippines, linuhuli sila. Ayan o. Kaya pag may nakita kayong ganito, huwag niyong bilhin. Critically endangered na yan. Tapos meron tayong makikita dito, ayun na sa baba siya. Siya yung bareface curasso. Ayun siya. Okay, so baba pa tayo. Habang ina-explore natin yung sanctuary ng mga ibon, yung mga critically endangered, yung isa sa napansin namin ni wife is halos Philippine birds yung mga nakalagay sa sanctuary na high risk endangered. Ano ba yan? Diyos ko, Day, anong ginagawa ng mga Pinoy sa mga ibon natin? And pasalamat kayo sa Singapore kasi nagkaroon sila ng second home para protektahan sa inyo. So pag may nakita kayong mga ibon na ganito sa Philippines sa binibenta, huwag niyong bilhin, please. Critically endangered na halos yung mga ibon na pinakita namin dito. Big! Look! Hindi niyo siya makita pero nandun, super laki. Siguro mga nasa parang 3 feet yan.
parang naka-camouflage siya eh. Pero so finally, Maggie saw the Philippine eagle. This one, Philippine eagle, it's critically endangered, kaya kailangan siyang itago dito. Ayan. So literally tinago ang Philippine eagle sa Singapore para hindi siya patayin sa Philippines. Dapat dalawa 'yan. Yeah. Ang laki niya. Subukan nating gamitan ng long lens kung makikita natin siya. Sa ano, Africa side, you know. Wow. Ano kaya ang klase ng ibon ito? Ito hindi parot yan. Galing. Kulay oh. There's another one there dito sa Africa. Ang ganda ng kulay niya. Ayun siya. Ayun namin. Okay, so nandito pa rin sa Africa side sila mami. And naghahanap sila ng ibon. Ayun ah, may dumaan na ibon sa harapan nila. Ayun, mukhang meron nakadapo yun. Okay, meron tayong isang nakita. Wow, super nice. Parang metallic blue yung color niya. Dito sa Africa side. Ganda niya. So if you see this, ano, sa in person, grabe, ganda. Okay. Ito siya, ang ganda oh. Wow. Hindi, dyan na talaga yan, ma. Hindi nila tinanggal yan. Oh, bundok yan. Oh? Hill yan. Sinip lang nila yung hill into like that. Tapos yung mga birds na yung birds na mismo yan.